Kaibigan, marami sa atin ang gagawin ng lahat, alang-alang lang sa taong ating pinakamamahal. Yung tipong kaya mong hamakin ng lahat, kaya mong isaalang-alang ang kahit ano para lamang sa taong iyon. Kaibigan, ang kwento natin ngayon ay walang iba kundi ang tungkol sa pambihirang pag-ibig ng isang lalaking nakatira sa bansang India na nilakbay niya ang ilang mga bansa para lamang makita ang kanyang minamahal sa bansang Sweden. Atin na rin alamin kung ano nga ba ang pangunahing dahilan kung bakit nagawa niya ang mga bagay na ito. Kaya kaibigan, tara, simulan na natin. Ang lalaking bida sa ating kwento ngayon ay walang iba kundi si PK Mahanandia. Siya ay pinanganak noong December 5 taong 1949 sa bansang India. Ayon sa kanila, ay kapag merong isang bagong silang na sanggol, ay nagpapatawag kaagad ang kanilang mga magulang ng isang manghuhula upang mahulaan ang magiging kapalaran ng bagong silang na sanggol. Sapagkat ang lahat di umano na mga naninirahan dito ay naniniwala sa tinatawag na destiny o ang salitang tadhana na siya namang sasabihin ng manghuhula tungkol sa sanggol. At yun na nga, noong oras na maisilang ang sanggol pa lamang na si PK, ay kaagad nagpatawag sila ng manghuhula upang magbigay ng propesya para dito. Ayon sa manghuhula, ay magiging napakahusay di umano ni PK pagdating sa larangan ng sining. At sinabi rin ng manghuhula na itong si PK ay makakapangasawa ng isang babaeng naninirahan sa isang malayong lugar. Ayon pa sa manghuhula na ang babaeng ito ay isang musician at merong zodiac sign na Taurus. At meron pang sinabi ang propesya tungkol sa magiging buhay pag-ibig ni PK. Ayon dito ay hindi daw magiging isang arranged marriage ang magiging kasal nila ng babaeng taga malayong lugar. Dahil kaibigan, alam nyo ba sa bansang India ay parang pangkaraniwan na lamang na ikasal ka sa taong hindi mo naman gusto dahil nga sa kayong dalawa ay naipagkasundo lamang. Hindi pa natatapos ang propesya ng manghuhula. At dagdag pa nito ay mayaman daw ang babaeng tinutukoy niyang mapapangasawa ni PK at nagmamay-ari ito ng hasyenda o isang kagubatan. Matapos marinig ng mga magulang ni PK ang bawat propesya na sinabi ng manghuhula, ay tila baga hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig dahil nga mahirap lamang sila at hindi nila alam kung paano matutupad ang lahat ng mga propesyang iyon para sa kanilang anak. Pero kaibigan, kahit na ganon, lumipas ang mga taon at unti-unting natutupad ang ilan sa mga propesya patungkol kay PK. Unti-unting lumalabas ang kanyang husay sa larangan ng pagguhit. At dahil nga sa naging napakahusay niya rito, ay nabiyayaan siya ng isang scholarship sa isang paaralan sa kolehiyo. Pumasok si PK sa College of Arts at doon siya nag-aral ng mabuti upang di masayang ang scholarship na kanyang natanggap. At di kalaunan ay nakaramdam si PK ng paghihirap. Nariyan ang minsan na kinakapos siya ng pera at dahil nga doon ay napagdesisyonan niya na kailangan niyang magkaroon ng isang racket na kanyang mapagkukuhanan ng pera. Kaya naman ay naisipan niyang maging isang street artist sa kanilang bansa kung saan ay sa mga kalsada ay tumatambay siya upang gumuhit ng mga larawan para naman maibenta sa mga tao. Bagaman alam ni PK na bawal ang kanyang ginagawa sa kalsada, ay pinagpapatuloy pa rin niya dahil mahal niya ang pagguhit at syempre dahil kailangan din niya ng pera upang meron siyang magamit. Kaibigan, isang araw ay habang nakatambay si PK sa kalsada ay sa isang banda ay merong isang napakagandang dalaga na naglalakad papalapit sa kanya at nang makita ito ni PK ay tila di niya alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Pakiramdam niya ay tila ay may isang musikang tumutugtog habang naglalakad papalapit sa kanya ang magandang dalaga. At nang makalapit na ang babae, ay sinabi nito na nais niyang magpaguhit ng kanyang larawan. Kaibigan, hindi makaguhit ng maayos si PK. Dahil nga nadidistract siya na ewan dahil sa kaba at nervyos na kanyang nararamdaman. Dahil nga habang tinitignan niya ang dalaga, ay parang nalulusaw siya kapag nakikita niya ito na nakatingin sa kanya. Bumalik ng tatlong beses ang babaeng iyon sa pwesto na kung saan ay gumuguhit si PK upang maging maayos ang portrait na kanyang pinapagawa. Bagamat hindi ganun kagandahan ang mga unang nagawa ni PK, ay hindi ito pinansin ng babae at salip ay dinoble pa nga neto ang bayad para dito. Noong mga panahong iyon ay napaisip si PK na baka ito na nga ang babaeng sinasabi sa propesya na kanyang mapapangasawa. Kaya naman ay naging desidido na siya at agad siyang gumawa ng hakbang bago pa sila magkalayo.
At dahil nga doon ay napag-alaman niya na Anne Charlotte ang pangalan ng babae. At matapos noon ay sinubukan niyang kumpirmahin kung ito na nga ba ang babaeng sinasabi sa propesya. Kaya ay tinanong ni PK kung ano ang zodiac sign ni Charlotte. At sinagot naman siya nito at sinabi niya na siya ay isang Taurus. Matapos nito ay napakwento sila sa isa't isa at sa kung ano ang mga kanilang ginagawa sa buhay. Nabanggit ni Charlotte na sa kanilang lugar ay mayroong mga lupain ang pagmamayari ng kanilang pamilya o isang hasyenda. Matapos marinig ito ni PK ay agad niyang tinanong kung mahilig ba si Charlotte sa musika at agad namang sinagot ito ni Charlotte. Sabi niya ay mahilig siyang tumugtog ng mga instrumento, lalong-lalo na ang piano at flute. Kaibigan ng mga sandaling iyon ay lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ni PK dahil lahat ng sinabi sa propesya ay tumutugma patungkol kay Charlotte. Dito niya na nasigurado na ang babaeng nasa harapan niya ay ang babaeng itinadhana para sa kanya. Dito niya napaisip-isip na kaya pala ganun na lamang ang kakaibang nararamdaman niya kapag nakikita niya ito ay dahil siya na pala ang babaeng matagal nang nakatadhana para sa kanya. Habang inaabot ni PK ang ikatlong larawan na kanyang iginuhit ay kanyang naisabi na "We were destined to each other." Natatawa na lamang na kinuha ni Charlotte ang larawan at naitanong niya kung bakit niya nasabi ang mga salitang iyon. At doon na nga na ikwento ni PK ang lahat patungkol sa propesya. At nang marinig naman ito ni Charlotte, ay naikwento din ito na meron na siyang kakaibang nararamdaman noong umpisa pa lang niyang makita si PK. At hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ito. Matapos noon ay napagpa siya ni PK na ayain si Charlotte na sumama sa kanilang tahanan. At pagkarating nila sa bahay ay ipinakilala ni PK si Charlotte sa kanyang mga kapamilya. Naramdaman ni Charlotte na napakaganda ng pakikitungo sa kanya ng mga kapamilya ni PK at dahil nga doon ay tila napalagay ang loob niya at unti-unti silang nagkamabutian. Umabot siya ng 3 linggo sa bahay nila PK pero dumating ang panahon na kinakailangan na rin niyang umalis dahil hindi naman talaga siya taga India. At nang makabalik na si Charlotte sa kanilang lugar ay hindi naman nawala ang komunikasyon nilang dalawa at sa loob ng 1.5 taon ay nagsusulatan silang dalawa. At kaibigan, dumating nga sa punto na nakapagpa siya na si PK na gusto na niyang puntahan si Charlotte sa Sweden para makasama. Kaya naman ay naisipan ni PK na ibenta ang lahat ng kanyang gamit upang makabili ng isang bisikleta. Dahil naisip niya na magbibisikleta siya mula India hanggang Sweden. Oo kaibigan, tanging bisikleta lamang at kaunting gamit at kaunting pera ang dala niya nang magsimula siyang maglakbay papunta kay Charlotte. Nagpahinto-hinto si PK sa ilang mga lugar at ilang mga bansa upang gumuhit sa mga kalsada at para na rin magkaroon siya ng pera na kanyang magagamit upang makabili siya ng kanyang makakain. Nagpatuloy lamang siya nang nagpatuloy sa pagbibisikleta sa loob ng 4 buwan at 3 linggo hanggang sa hindi niya na malayang narating na pala niya ang bansang Sweden at nakasama na niya ang kanyang minamahal na si Charlotte. At magmula nga noon ay namuhay silang dalawa ng masaya. Kaibigan, tila isang fairy tale ang kwentong ito dahil nagkaroon sila ng happily ever after. Sana all talaga. At kaibigan, ngayon sa kasalukuyan ay naniniraan na ngayon ng masaya at mapayapa si PK sa bansang Sweden kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa at 2 anak. Ikaw kaibigan, gaano kalayo ang kaya mong lakbayin para sa taong mahal mo? Share mo naman sa amin ang iyong sagot dyan sa may comment section. Maraming salamat sa panonood kaibigan at maraming salamat po sa inyong oras. Hanggang sa susunod pa nating mga videos. Paalam!